Kumusta ulit mga pamangkin? Narito ulit yung Tito Masaw at ngayon naman, magluluto tayo ng crispy pork sisig. Napaka-basic lang, madaling-madaling sundin ang mga procedure kung paano natin gagawin. At pinakauna, gagawin natin, papakita ko sa inyo ang mga ingredients na gagamitin ko. Baka kayo magtaka kung bakit ako yung meron ng suka at meron pa akong lemon. Magkaiba ang asim ng suka at saka ng lemon. Pero pag pinag-combine mo siya, mas masarap yung kakalabasan. Gagamitin tayo ng salt and pepper sa bandang huli. Pero ngayon, ang ating unang gagawin, na pinakamahalaga, para maging crispy ang ating liyempo, kailangan mo siyang ilaga. So ngayon, ilalaga muna natin siya. No? Ilalagay mo diyan ang iyong liyempo. Hindi rin maganda pagkatuong sobrang lambot ng nangyayari sa liyempo. Huwag mong i-overcook habang nilalaga mo dahil hindi maganda. Hindi magiging malutong. Ito ang pinakaunang proseso para maging crispy ang liyempo mo. Yan. Tapos, lalagyan mo lang ng asin at saka buong paminta. Ang asin, bahala ka ng magdisyon. Walang mismong sukat. Bahala kung gano'ng kahit ang gusto mo dahil ano may ilalaga lang. Hindi mo nyo na magdadala ng timpla. Para lang walang lasa. Para lang hindi mawalan ng lasa. Kung ayaw pamintang buo, hindi pamintang durog. Nasa iyo na yun. Hindi masyadong kuhan. Yan. Wala rin mismo sukat yung pamintang buo. Bahala na kung gano'ng karami ang gusto mong ilagay. Tapos, lagyan mo ng tubig. Ang ilalagay mong tubig, dapat lubog ang karne. Dapat nakalubog. Yan. Ngayon, kung gusto mong maglagay ng big chain, maliit sarap, bahala ka na. Pero ako hindi ko gumagamit noon, kaya ganito lang, asin ang nilalagay ko. Pero kung gusto mong maglagay, walang problema. Nasa iyo na yun. Ngayon, babalikan natin ang ating liyempo after 40 minutes. Okay, ito na mga pamangkin. After 40 minutes. Yan, kita nyo, malambot na. Ayos na ayos lang yan. Hindi overcook, tamang-tama lang. Kung mapapansin ninyo, may pinirepair akong baking tray na may foil. Ibe-bake natin siya. At munang papatuluin, ano? Itong ginagawa ko ito ay mahalagang proseso para maging crispy ang ating liyempo. Kailangan siya pagkatapos mong ilaga o ihalbos, papatuluin muna, papalamig-lamigin muna ng kaunti bago mo i-bake. Kung kayo naman ay walang oven, pwede naman, edi ang gagawin nyo, inyong ipiprito, inyong papalamigin, tapos ipiprito ninyo ng dalawang beses. Pero dahil aking ibe-bake ang akin, isang beses ko lang siyang ibe-bake at tapos isang beses ko lang din siyang ipiprito. Baka magtaka kayo ano pinagkaiba ng bake sa prito. Mas nalilis kasi ang mantika pag bine-bake. Mas nababawasan ang mantika pag bake. Kumbaga siya yung pinaka-healthy process eh. Yan. Atin muna papalamig-lamigin ng kaunti. Basagin muna yung hub. Ito, basagin ng hub. Talaga, hindi lang nakakalimutan ni Miss ang pagbasag ng hub. Puras-purasan, parang di mapagalitan. Okay na! Okay nga mga pamangkin. Malamig na ang ating liyempo, no? So, at na siyang ibe-bake. Papatasin ko lang ang inom din sa ating hiwagang baking tray. Habang pinapatas ko ito, ako yung muna magsha-shout out sa aking cameraman na si Mrs. Joy. Talagang todo effort sa pagkakamera sa kanyang mister. At saka sa aking pamangkin na nag-aaral mag-gitara, si Kelvin at si Macmel.
Shout out mga kaibigan, mga pamangkin. Di at napatas na ano? Ngayon naman, yung ating oven, pinreheat ko na siya kanina, 10 minutes, sa 200 degrees Celsius. Preheated na yan, kaya yan ay mainit na mainit na. Susuotan natin ang ating karne. After nun, ipiprito na natin. Inuulit ko, kahit wala kayong oven, pwede nyong mapakrispy ang inyong lempo sa pamamagitan ng pagpiprito ng 2 beses. Okay na mga kumakain, ipiprito na natin ang ating lempo. Sana mainit ng mantika. Yan! Dapat mas mainit pa pero ayos yan. Ganyan na, nagmumutok na. Pwede nyo nang ahunin. Ano? Yan, oh. Pwede nyo nang ahunin yan. Dapat ay gayang lubog-lubog sa mantika para pantay-pantay ang luto. Dahil pagkakunti ang nilagay mo mantika, hindi magbabalik talaga pa ng tagal-tagal. Ang sunod naman natin pipirituhin ngayon ay ang ating mahiwagang atay. Ayos na yan. So ngayon mga pamangkin, naprito na ang atay, naprito na ang lempo, malamig na rin ng kaunti. Ating gagayatin na. Ano mo kung gano'n naman ka-crispy? Yan o. Gagayatin natin siya. Hindi mo kailangan gawing sobrang pinong-pino dahil lang maganda yung medyo may nakakagat-gagat. Ano na? Pag sinobrang pino eh, yung mangyayari diyan eh. Kuha na. Hindi mo makakarasahan ang pagka. Crispy. Okay na, patay na. Ngayon, paghalo-haloy na natin mga pamangkin. Lagay mo yung butter. Kung babagsak, ayaw. Parang ayaw sa mainit ng butter, ano? Kasi lagi sa malamig, ayaw magsak eh. Yun! Kaig yan. Tapos, lagay mo na yung sisig. Siyempre, diyan kasyan lahat, ano? Napakarami na yan, ano? Yun lang, kaya naman ang ilalagay mo. Ayan na! Yun, medyo na itlog. Sa ibabaw! Kita mo? Ayan na po ang ating pork, crispy pork sisig. Oh, ayun, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe.
Ha? Lagi magsusubscribe habang nanonood. Okay. Kita-kita ulit tayo sa ating huling video, sa ating sunod na video. Kita-kita ulit. Oh.